Kahit ang pangalan ng Diyos ay kanilang ginamit upang hatulan ang aking mga nobela, kamuhian ang katotohanan nito at takutin ang mga tao. Walang utang na loob? Kanino? Sa Espanya. Marami akong natutunan sa kanyang mga universidad. Lalo na dito sa mga universidad sa Pilipinas na pinatatakbo ng kanyang mga praile. Natutunan kong hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Habang nag-aaral sa Espanya si Rizal, nagsusulat siya ng mga essays, poems, at articles para sa pahayagan doon na binuo ng mga Pilipinong iskolar. Tinawag ang pahayagan na La Solidaridad. Noon pa man ay mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Ginusto niyang iparating sa publiko na dapat kilalanin ng mga Pinoy bilang tunay na mamamayan ng Espanya. Kinalaban mo ang iglesia, ang mga fraile. Sila ng salita at utos ay batas dito sa Pilipinas. Isa akong manunulat. Kalabang kong lahat, pati ang sarili ko. Dalawang akda niya ang tunay na nagkaroon ng malaking epekto sa mga Pilipino. Ang Nolimi Tangere at El Filibusterismo. Inihayag ni Rizal ang mga kasamaan na ginawa ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Lahat ng bagay na isinulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na naisulat ko ay matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili. Ang kanilang kasaysayan. Walang duda na si Rizal ang nagpaalab sa ating damdaming nasyonalismo. Napamulat niya ang mga nakapikit na Pilipinong hindi alam na inaabuso na pala sila ng mga banyaga. Ano ngayon kung masayang at mapanis ang laway mo, Senyor Serrano? Kung ang kapalit nito ay matapos na ang mahabang paghihirap ng ating mga kababayan. Gamit ang kanyang angking talino, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa inang bayan sa kanyang mga sulat. The pen is mightier than the sword. Kontento na ba kayo sa habang panahon na nagpapaalipin? Hanggat hindi tayo natututong gumalang sa ating mga sarili, kailanman ay hindi tayo igagalang ng ibang lahi. Mas nagalit pa ang mga Espanyol sa kanya, sinisisi din nila si Rizal para sa nangyaring panghihimagsik. Alam ni Rizal na nalalapit na ang kanyang katapusan. Consumatum est! Gayunpaman, dapat nating itanim sa ating mga isip na ang mga Amerikano ang pumili kay Rizal at hindi tayong mga Pilipino.